It's kind of awkward watching. It's kind of awkward watching myself creating things. When I play those roles, ako ang bida. Hindi ako kontrabida. Wala siyang laman. Ano siya? Isang basyo. Pero po mga kapamilya, ako po si John Arcilla. Samahan po ninyo ako na balikan ng ilang trending scenes na aking ginawa sa Dirty Linen na nagpasaya sa inyo, nagpamangha, nagpagigil, at nagpaluha sa inyo. This is Kapamilya React. Malinis na ba? Apo, malinis na po. Walang aalingasaw, ha? Wala po. Hindi ko talaga kayo maaasahang gumawa ng mabuti. Hindi ko kayo mapagkakatiwalaan. Pare-pareho kayo! I have to get into Carlos' center because his center is really, he's a weak guy. So wala siya. He's not a strong guy. So I have to establish that, and I'm just so happy that I think I put something. It's kind of awkward watching. It's kind of awkward watching myself creating things. Pero I don't know. I wish nakita ng audience yung kinreate. Gusto kong ma-liberate na rin yung ating mga audience, no? Kasi sobrang nakakinggit ang narating ng ayaw ko sanang sabihin to, pero tanggapin na natin, ang layo na natin sa mga Korean telenovelas. No? Hindi lang siya sa buong Asia, kundi even the European community, the American citizens, not only Filipinos, but the Americans are actually also into, they have sessions ng mga manang-manang, ng mga Amerikano, totoong full-blood Americans who watches Korean telenovelas, and that's so amazing, no? Parang, sandali, tayo din naman na mahusay tayo ng mga teleserye, pero ano bang kulang? So para sa akin, it's very fulfilling for me na kapag-introduce tayo ng ganitong klaseng character, kasi nung ko parang gusto kong somehow maliberate din ang mind ng ating audience na ang kontrabida hindi ng simple black and white na masama, no? May pinanggagaling yan kung bakit siya naging ganun. Katulad yan ang pangkaraniwang tao. So I just want the audience to mirror me as makita nila yung sarili nila na lahat naman tayo mayroong kahinaan at pinagtatakpan sa buhay natin at pinipilit natin maging malakas para sa mga mahal natin sa buhay or tinatabunan natin ng stance of confidence yung mga insecurities natin. At minsan, nakaka-step na pala tayo ng ibang tao para lang ipakita natin, i-assert yung ating confidence dahil ang kabila ng insecurity na hindi na natin naiisip na just to save ourselves, nakakatapak na tayo ng ibang tao, dun tayo nagiging kontrabida. So, parang maganda rin na maintindihan at malaman ng audience na totoong tao tayong lahat at ang mga napapanood natin ay may connection sa atin, nag-reflect sa klase ng ating pagkatao, sa klase ng ating bansa, sa klase ng ating komunidad, sa klase ng sa ating mundo. Hindi lang ito simple entertainment at binubulag mo yung sarili mo, ini-entertain para malimutan yung problema. Kundi it has to mirror kung anong nangyayari sa buhay mo at sa buhay ng iyong paligid. Para naman makatulong din naman yung napapanood mo sa mga decision-making mo as a person, as a human being. So, para sa akin, yun yung magandang parang introduction ng ganitong klaseng mga teleserye. Hindi ka na uulit. Sir,
Alam mo, kailangan kong gawin yon, mga abe, para sa pamilya ko. Wala nga naman pabayaan ko na lang na may magtarantado sa amin. Mabait kami kung sa mabait, pero pag may nag-trader sa amin, nagiging halimaw kami. Kaya yan nangyari kay Gregor, dapat maging aral yan sa lahat. Laging sinasabi niyo sa akin yan na magaling yung aking pag-portray ng kontrabida. I think para sa akin kasi wala namang taong nagising sa totoong buhay. Kasi lagi ko kasi yung kinokonek yung role sa totoong buhay. Hindi ko siya, ayaw ko siyang gawing caricature. Ayaw kong gumawa ng isang character na hindi makaka-relate yung audience. So, sa buhay natin, wala namang talagang kontrabida. So, when I play those roles, ako ang bida. Hindi ako kontrabida. Ginagawa akong tama. So, ito, pinaparusahan kita kasi you deserve that. Kasi gumawa ka ng mali sa akin. Kung datagdagan ko pa ng kung ano-anong parang kontra, hindi na realistic eh. But in our lives, kahit sa yung tao mo, kahit sa atin, pag alam mo kasing tama ka, no, pag ang tingin mo, kasi nasa value yan, mga values mo yan, tsaka nasa mga paniniwala mo bilang tao. Kung ang tingin mo na kanti yung paniniwala mo at yung standard mo ng tama at mali, meron kang karapatang sabihin yan sa kapwa mo. Ang kaibahan lang kasi, kaya ka nagiging kontrabida kasi yung paraan mo para sabihin yung pagkakamali para iparamdam dun sa kapwa mo na nagkamali siya, pag naging physical na siya, pag dumating na sa point na sobra na yung incongruent na yung ginagawa mo doon sa dapat lang na punishment. Pag sumobra na doon sa kailangan lang malaman ng tao yung sa kanyang pagkakamali, pag sumobra na yung ginawa mo, hindi nakapantay yung ginawa niya yung pagkakamali, yun na yung nagiging kontrabida ka. So, pero habang ginagawa mo yun, hindi mo dapat iniisip na mali ka o nagko-kontrabida ka. Mayroon kang ginajustify na something kung bakit mo ginagawa. The pressure is, the idea of yung bang iniisip ko, iniisip din ng co-actor ko. Na dapat ba, yung bang kailangan ko bibigay niya. Kasi ako, in my studies, I will do my best to give what my co-actors need para makreate yung eksena. Pero may mga co-actors ka na iba naman ang kanilang standard, iba naman ang kanilang, hindi ito pinag-usapan kung magaling ko o hindi magaling ha. Iba-iba tayo ng point of view. So may mga co-actors na pwedeng ang kanilang point of view dito sa particular na eksena na ito ay iba kaysa sa dun sa nakikita mo. So it has to gel. So nandiyan pa rin siguro, pero hindi ako masyadong pressure. Well, speaking of pressure, parang doon muna yung initial. Pero pag ginagawa mo na kasi, ako kasi kung ano yung ibigay sa akin, yun ang tinatrabaho ko. Kung anong ipato sa akin ng co-actor ko, I work on that. Tapos ibibigay ko yung kailangan kong ibigay. Pag may binato sa akin, kahit ano yan, kahit hindi ko na-expect yan, pagtatrabahoan ko yan, basta to make the scene work. Oy, gago, bayaran mo ako ng buo! Buo na yon. At dinoble cross mo nga kami, wala diba? Wala akong kinalaman doon! Nangahas pa kami dito sa lugar ninyo. Kapal ng mukha mo, galit ka. Ang sisigilin ko dito, ang anak mo. Alam mo sinasabi mo? Ha? Sige! Alam mo sinasabi mo? Kilala mo ako? Kuya, ha? I think hindi kasi nag-introspect kasi ako eh, as a person. No? Si Carlos hindi nag-introspect. Hindi siya napalaki ng maayos. And I have to get some examples from the people I know na lumaki ng ganun. So, yun yung pinagbasehan ko kaya ako nakuha si Carlos. And then, although mayroon akong maliliit na mga pagkakapareho, hindi as ugali, no? Sa karanasan sa aking, sa mga malalapit sa akin na tao. So, pero minsan ipinapasa ko ng konti yun. But when it comes to decision making, actually, malayo kasi ako nga, nag-i-introspect ako. Si Carlos, kung ano lang, ang lahat ng ginagawa niya is out of insecurity. Puro, wala siyang laman. Ano siya? Isang basyong, isang latang basyo. Isang boteng basyo. Yes, mga kapamilya! Nandito po ulit ako si John Arcilla. Iniimbitahan ko po kayo na patuloy lamang po kayong manood ng Dirty Linen. Kasi wala pa po tayo sa exciting part. Ganyan pa lang po ang napapanood nyo. Ang dami pa pong sasabot. So, tuloy lang po ang panunod mula Lunes hanggang Biyernes. 9:30 araw-araw
gabi-gabi sa iba't ibang platform po ng ABS-CBN Kapamilya.